Dapat ang kalipay na inakaasa ang panibakong sa ato ang magbuhin ng Diyos na nila itong ipapulay at ang dalihan nila. Abi na ko din yung kaiso na nila kayo po ba ang kailaway ba? Dalihan ng Diyos sa mga lessons tayo. So, di hintak na sa kapuntay ng mga kaiso na sa kusili at kaminiyakin sa Bado kay Amika for Sabbath, birthday and thanks. Pero kay Amika na sa ato ang Sabbath school at niyami Sabbath mo kaiso na nila ito ang mga teachers o na ilang ipromote ang education. So, karoon na mag-discount about sa pagpasalamat yung kaiso na nila. Pinaagi sa pagbasa sa banaang kasulatan, maka
ang sunod pang taisunan ang prayer. So, usapan niyo paghatag o pasalamat sa Ginoo. Usahay, naras at unang-una na magkasalamatan. Pero, mostly yun, ang atuang way of thinking is to pray. Atuang ihatag sa iyaha tanan, ang atuang mga problema, o atuang ipahibalo sa iyaha, kay ang prayer mo, mamiling atuang means of communication. How can you say thank you kung hindi ka mag-communicate ka niya? So, ang pinaagi sa pag-ampo ng next unan, lihat natin maipakita o maabot sa Ginoo ang ating pagpasalamat. Sumala din niya sa Philippians 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known to God. So, pinaagi usap sa pag-ampo ng next unan. Ang ikatulong ako ang worship and attending church. So, nakita na po ang kaisunan na naging maghanta. So, pinaamin din yung pag-anhin na ito din sa ato ang walay na lang po ayan na pahimot tamang kaisunan sa pagpasalamat sa Ginoo. So, praise the Lord mga kaisunan na ata rin hindi naroon niya nakapagulay ano sa pagpasalamat sa ato ang buhay ng Diyos. Sumala as din niyo sa John 4 verse 23, but the hour of coming and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. So, kapangita, hindi ay mga kaisunan ang Ginoo na mo ang hindi sa ato ang balay na lampuanan aron sa pagsimbay ka kaniya. So, mga kaisunan, guilty ni Bani kayo sahay tungkol sa mga kabataan. Gayunggay mga anhin na sa simbahan. So, ang huwag yung panikabutan mga kaisunan na magsayo-sayo yung tag. O karoon, medyo, unya, magbutong ananigirin sa habitan, divine service. Pero mga kaisunan, nung nindot-tidot na kayo, sa ato ang pagsugod pa lang sa ato ang worship, puno na gininhinga, gininhinga, kaya nag-road, gininga-road, ang apelito. Pero sa akin, magpuno din mga kaisunan sa divine worship. Pero, pinaagi niya itong pag-study sa ato ang wala ang kasulatan hindi mga pagka-himanunog ika si Ginoo. Sa sinag nga itong ipapahulay ato na yung ma-apply mong kaisunan. We have to come to our church early ato sa pagdayag sa ato ang Ginoo kay isa na sa pagpatag na ito o pasalamat niya kaniya. Ang sunod mga kaisunan, practice journaling. So, kanang ato ang pagkamalitan ng mga kaisunan. Nagyod no? Kaniya natin mga kanakoy na hatagan ang panalangin sa Ginoo, dili yung ta makahimundong na nakalete ng panalangin. Ang pinakamayong natin mo ang mga eksunan, ato ang i-record. Kumusay ato ang mga aktibidyan ng adlaw, may nakarisita o blessing, pagpataw gamay ng mga disikamay na kanong, ato ang i-record. Kaniya pagka sa panahon, may naatang kayo kita personal na devotion sa Ginoo, lihatan ang imubis-mubis sa ikakang, ang imuhang na pong pagpasalangin. Unya, kailangan po, dito kaya po niyong magsulat ka mga eksunan kayo. Like, for example, ito, magwali. Magkahupan nito sa wali, malintang na dinakutanan. Pero kung naagal nito ay isulat, nakuya kita din si Ate Dilma, kinakuriwan niya niya, basta naagal nito magwali, tanan ng mga bersikulo, yakay na lista. So, kaya na, tingrala ito mga eksunan, dito kayo, magkailangan ito, kung siya po ang manipulong ng mga maayo ng mga misahe, ato ang isulat. Kaya ang hindi nato balintan. Kaya pagkakuhay mo, kaya natin ang babagay nato, isa sa ako ang pagkaling mga kaisunan. Kaya nang pagka, after na nga, usahay ka ng hapon na ay mga trivia or Bible quiz, tigil ko makahinundong usahay sa kanang wali, kung saan ang mga versikulo wali gamit, o daw nakuha niyo ang thought, pero ang kanang mga verses, hindi ako dyan kayo kung mag-remember mga verses. So, nindot dyan kayo na isulat. Nindot nga mag-start kita mga kaisunan. Nakatay gamay na papel, kung niya ito ang dalawang kamamitin, kung siya ito ang mga na-learn, ito ang isulat. Sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, may ano pa maging mga kaisunan, magpasalamatan mo nato ang Ginoo sa tanan-tanan na iyak ang hindi mo sa ato ang pinabuhi. Ang sunod mga kaisunan ka rin, Lord, mo siya ang pinakakuan na Lord, magpasalamat ikaw na serving and loving others.
lang in life. Kung ano, may sukuran niya. Kaya lang to share it out to others, isa sa mga ginagmay ng mga plan. May nakita mo na kay mga ginagmay ng mga pangutos para ihatag sa mga bata na kailang less fortunate ang mga high school men. Or magpakaon, or kung sa nga itong mga mahinukulang na high school men. At himaya ang minukupin na angi sa paghatag at pag-share sa ito ang mga manalangin. So, din ni sa John 13:34, a new commandment I give unto you that you love one another as you have loved you, that you also love one another. So, kinahanglan yun mga kaisunan, mapinaagi sa itong pag-share at no sa uwan, mapakita ko na ito ang pagpasalamat niya sa Ginoo. Ang ikauno, glorifying God. So, ganyan glorifying God mga kaisunan. Kurag naglangkot din siya sa kwate. Ako Ginoon ang 1 to 6 ng mga pamaagi